Hi guys, it's me again, AG Basil, and welcome back to my channel. So samahan niyo ako sa videong ito guys kasi meron tayong gagawing kakaiba dito sa kwarto. Mas tama yung naririn yung kakaiba na hindi niyo inaasahan na makikita niyo dito sa kwarto. And then, kidding aside, so but before that guys, mag-intro muna tayo. So ayan na nga guys, gaya ng sabi ko, is meron tayong gagawin dito sa kwarto. Ayan, kasi ngayon wala tayong pasok at kakagising ko lang. At kung mapapansin nyo yung mata ko, ayan, mapapansin nyo yung aking mata is namamaga. Hindi ko alam kung bakit siya namamaga. Basta, nagising na lang ako, tapos ano siya, makati, tapos namaga. So hayaan ko na lang kasi baka ma-infect pa. So gaya ng sabi ko, meron tayong gagawin dito sa kwarto at i-re-repaint natin tong buong kwarto na to. Disregard nyo yung makalat sa likod kasi yan. Yan yung totoong kwarto. Kahit saan-saan nakahang yung mga gamit. So, yan. And so, itong buong kwartong to is i-re-repaint natin yan. Ayan. Yan, yung buong kwarto na yan. Ayan. Andun yung original na sampahan pero may mga nakasampay pa kahit saan-saan. So, i-re-repaint natin to guys. So, samahan nyo ko sa vlog na to. Kasi kahit na maga yung ating mata, the vlog must go on. So, babalikan ko kayo guys mamaya kasi para makapag-umpisa ko na magpintura is kailangan malinis muna to at maiusog. Yung TV kailangan matanggal. Yung salamin kailangan matanggal. Lahat kailangan matanggal sa wall para makapag-umpisa ako magpintura. So, babalikan ko kayo mamaya, guys. I can't wait to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the bird and drive real far. Put that record on me. Ayan guys, tapos ko na. Ayan. Tapos ko nang tanggalin yung mga nakasabit sa wall. So, punta na tayo sa next steps. Yung paglalagay ng masking tape. Ng tape doon sa mga taas-taas para hindi madumi yung pagpipintura natin. Ayan, yun na yung ating gagawin ngayon. At kung mapapansin nyo, kaya ako nakamask kasi nag-allergy kasi ako sa ano, sa alikabok. Kaya, yun. So, tara, punta na tayo sa second steps. So yun guys, tapos na tayo maglagay ng mga tape para safe yung pagpipintura natin at hindi siya madumi, hindi makalat. So, next natin gagawin ngayon is magpipintura na tayo. So, pipintura tayo. Ayan. Yan yung first color na gagamitin natin. Kasi, mayroon tayong gagawin dito na something kakaiba. So, tara, magpintura na tayo para matapos na tayo agad. So ayan guys, tapos na tayong magpintura sa first paint natin. Ayan, ito lang yung hindi ko pininturahan. Ito, at saka yan, at saka yung pilay na yan. Kasi yung magiging kulay niyan is yung next nating pintura. Tapos, ayan. Ayan guys, sana maging okay yung kalabasan ng ano na to.
painting technique na to. So, yan. Umpisa na natin. Yan kasi yung balak ko na gawa ng painting technique. So, umpisa na natin. I-set up na natin yung mga tape para makapag-umpisa na tayo mag-paint ng pangalawang kulay natin. So, good thing lang is yung kwarto namin is merong bintana. So, yung pintura is napakabilis matuyo. So, yan. Umpisa na natin na maglagay ng mga pang-design dyan para sa painting technique. So yan guys, tapos na tayo maglagay ng design natin. So yan lang yung nakayanan ko kasi ang hirap din kasi minsan natutuklap yung pintura so hindi ko na dinamihan kasi baka pag tinanggal ko yung tape after mapitran is mabakbak din yung first nating pintura. So yan lang po. Tapos yan, mag-start na tayo magpintura sa second paint natin. So hi guys, so yan, update tayo. So yan, tapos na. First coat, yan, okay na yan, mamaya na lang natin yung anuhan. So first coat ng pangalawang kulay natin. Ito okay lang to guys. Mapapansin nyo may mga puti-puti pa. Kaya lang yan kasi hindi naman yan makikita kasi dito naman nakalagay yung malaking TV natin. Hinihingal ako din, ang init. Tapos yan, napintrahan na rin natin to. Tapos yan, hindi na yan napipintrahan. Yan na yung pintura niya guys. Papatuyuin na lang natin to guys, tapos isang coat pa, tapos na tayo. One eternity later. So ayan, tuyo na yung ating pintura. So magse-second coat na tayo para matapos na tayo guys. So tara na! Guys, ayan. Update lang tayo guys. Tapos na tayo magpintura. Ayan. Yes guys, tapos na tayo magpintura. So, ngayon, moment of truth. Magtatanggal na tayo at saka kung mapapansin nyo. Ayan. Dahil hindi ako naglagay ng karton na pang ano dyan. So, may mga kalat-kalat na pintura. So, yan. Lilinisin natin yan. So, yan. May baldi na ako at may tubig. Yung challenge lang dito guys is ito. Ito. Mapapansin nyo, di ba naglagay ako dito ng ano, ng tape para sa painting techniques natin. So, ang challenge nito kasi concrete kasi itong wall na to. Pag tinanggal ko itong tape na to, baka mabakbak yung pintura. So, mamaya na natin to gagalawin. Papatuyuin muna natin to ng husto. Pag natuyo na talaga siya, is saka pa natin tatanggalin yung tape. So, for the meantime, ito muna. Lilinisin ko muna to guys. Yung mga patak-patak na pintura sa floor para makapag-umpisa na kung iusog yung mga bed papunta sa wall. So, update ko na lang kayo mamaya guys ha. So, see ya! Na guys, sa tingin ko tuyo naman yung pintura na. So, baklasin na natin guys. Tanggalin na natin yung mga tape para maibalik natin yung ating mga gamit. I can't wait to leave this town. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same.
Natanggal na natin yung mga tape. Kaya lang, ayan, may mga damage. Kasi, mahirap kasi ito pinturahan, guys. Lalo na pag may mga tawag nito. Mga painting techniques. Kasi ito, concrete kasi ito, guys. So, ito yung sinasabi ko na pagtanggal ko ng tape. Ayan. Na-damage siya. Tapos, ito din. Ayan. So, mamaya, i-re-repair natin yan. Ayan, pati yung sa taas, guys. Ayan. So, i-re-repair natin yan. So, bago natin yan i-repair, ibalik muna natin yung mga, ano, mga frames, everything na nakalagay dyan. So, ibalik muna natin. Tapos, saka natin siya i-re-repair. So, malapit na guys. Konti-konti na lang. Konti-konti na lang at patatapos na tayo. Guys, ha, malapit na matapos. So mamaya na lang guys, babalikan ko kayo pag ano, patapos na talaga ako guys, kasi ang gamit ko sa pagbibideo ngayon is palawbat na rin. So mamaya na lang guys, babalikan ko kayo at update ko kayo kung ano na yung mga nangyayari. Bye bye. The next day. Hi guys, so ayan, welcome back again sa akin channel. So pasensya na kasi kagabi hindi na ako nakapag-record ulit at hindi ko na kayo na-update kung ano yung nangyari na dito sa ano, pagpipintura natin dito sa bahay. Pero ano, natapos ko na siya. Meron lang konting mga adjustment kasi yung painting techniques na una kong ginawa is hindi siya umubra kasi ano, first time ko kasing nagpintura sa isang concrete na wall. So nagkaroon ng mga konting damage yung pinakita ko sa inyo. Pagtanggal ko sa tape is nabakbak yung mga pintura. So meron akong mga konting binago. So ngayon ipapakita ko nila sa inyo. Sana is magustuhan nyo. I can't wait to leave this town, cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the button, drive real far. So ito na guys, yung kinalabasan ng ating ano, pagpipintura. So ito na yung bago nating kwarto. So iyan, ito yung konting adjustment sa wall painting techniques natin. So binago ko ng konti. So yun na yung kinalabasan. Tapos iyan. Andiyan pa rin, magulo pa rin. So ito, bala ko sana na ilabas to doon sa ano, sa sala. Kaya lang ano, parang hindi siya wise na decision na ilabas kasi ano, 'di ba pandemic pa tayo ngayon sa. So pag ilabas ko to, tas pati yung mga utensils namin, so baka may ano, may gagamit na ibang tao. So hindi siya safe. Tapos andito yung mga ano ko, vlogging equipment. Eh vlogging equipment ko, tas yan yung mga ano, konti kong collection, ayan, mga gadgets. Laruan ko, PS4 nandiyan pa rin. Tapos yung camera ko na pang ano, pang vlog din, tas mga bala ng PS4 yan. Tapos dinagdagan ko pala, may mga lights akong nilagay sa salamin para pag nag ayan, pag nagpapasok sa trabaho hindi siya madilim. Tapos naglagay din pala ako ng LED lights dito, so papailawin natin. Ayan guys, so ayan. So pwede na siya pang TikTok na ano, background. So actually yan talaga yung isa sa rason kung bakit ako nag-voltic wall painting techniques at saka naglagay ng LED lights kasi nagti-TikTok din kasi ako, so para mas maganda yung background natin sa TikTok. So at sana nagustuhan nyo at nagkaroon kayo ng konting idea kung if ever mag-paint kayo sa
room nyo at kung ano ba dapat yung gagawin para mas maging malinis yung pagpipintura at magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pwede pang gawin sa kwarto nyo. So, guys, abangan nyo pala yung mga next kong vlog na gagawin. Abangan nyo pa rin ako, guys, at hindi nyo kong iwan. So, maraming salamat, guys. At kung bago kayo dito sa aking channel, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aking channel at hit the notification bell para maging updated kayo lagi sa mga video kong i-upload. So, maraming salamat, guys, sa pagmamahal at pagtitiwala at pagsusuporta. Maraming salamat. God bless you. And bye!